Kamusta mga Lodi, hindi pa po ito ang part 4. Dahil tinatapos pa ito ni Boy Anime. Ang batang kuruta sa batch nila Zig Zoldyck. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin at kikilalanin ang batang Kurta Clan na si Kurta Karasu. Pero bago ko nga umpisahan, ilinawin ko lang ulit na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction pa lamang na ginawa ng inyong lingkod for entertainment purposes. At kung interesado ka nga, tara na, umpisa ka na natin to. At pagdating nga sa usaping Kurta Clan, tanging si Kurabi ka nga lang ang papasok sa ating isipan. Dahil siya lang naman talaga ang nag-iisang kuruta ngayong kasalukuyan. Dahil naubos na nga ang kanilang angkan sa pagsalakay ng Phantom Gang. Pero ang topic kasi natin sa ating serye ay yung nakaraan. Kaya matik lang na marami pang kuruta yung mga panahon na yan. Pero bago nga tayo dumako sa main topic natin, mga idol, mag-iiwan lang ako ng ilang palaisipan sa inyong isipan na maaaring hindi mabigyan ng kasagutan. Dahil sa kwento ng Hunter x Hunter, mga idol, meron tayong apat na bida at tatlo nga sa kanila nagmula sa kakaibang angkan. At yan nga ang Prix, Kuruta at Zoldyck. At ano nga ba ang pinupunto ko rito, mga idol? Dahil kung pagbabasihan natin ang mga sirkumstansya at iisipin natin ng maigi, bakit tinipid ni Togashi ang angkan ng Kurta Clan? Dahil kung dadako nga tayo sa ating bidang Zoldyck na si Killua, maraming nirepresenta si Togashi sa Zoldyck pamilya dahil nandiyan nga si Zeno, Zilba, Kikyo at yung magkakapatid. At maliban nga sa kanila, meron pang misteryoso tulad ni Zig at Maka Zoldyck. At kung pupunta naman tayo sa ating bidang Prix na si Gon, nagbigay din si Togashi ng ilang karakter para sa pamilyang Prix. At yan nga ay si Gon ang ating protagonist at ang kanyang ama na si Jin ang alamat na hunter. At ang kanyang ama na nawala sa hunter mission. At isa pa, ang alamat sa Dark Continent na si Don Prix. At kung pupunta naman tayo sa ating bidang kuruta na si Kurapika. At dito nga wala namang iba dahil si Kurapika lang naman talaga ang nag-iisang kuruta. Dahil lahat nga daw namatay na. Kaya ang tanong, bakit tinipid ni Togashi ang Kurta Clan? At yan nga yung sinasabi kong tanong na hindi mabibigyan ng kasagutan. Dahil tanging si Togashi Sensei nga lang ang makakasagot niyan kung ano ang kanyang tunay na reason at dahilan kung bakit niya tinipid ang angkan ni Kurapika. At kung ako nga ang tatanungin mga idol, hindi pa naman huli ang lahat para hindi na magdagdag si Togashi ng bagong kuruta sa mga darating na serye. Dahil nasa kanya pa rin naman ang desisyon kung gusto niyang magdagdag. At isa nga sa mga pwede nating pagbasihan na pangyayari sa anime, yung sa Naruto. Dahil sabi nga diba sa umpisa, naubos na nga daw ang lahat ng angkan ng Uchiha at si Sasuke lang ang tanging natira. Pero kalaunan, may mga buhay pa rin pala. Kaya pwede rin gamitin ni Togashi yung senaryo na yan na hindi naman pala lahat ng kuruta naubos at mayroong mga sikretong nakaligtas. At ngayon nga mga idol, punta na tayo sa main topic natin, ang batang kuruta sa nakaraan. At ang pangalan nga niya ay Kurta Karasu, 12 taong gulang. Si Kurta Karasu ay tahimik na bata at hindi nga siya nagsasalita kung hindi kailangan. At ang kanyang pulang mga mata hindi niya tinatago sa iba, hindi katulad ni Kurapika. Dahil si Kurapika nga, limitado lang ang paggamit niya
ng kanyang pulang mga mata at bigla na nga lang siyang nahihimatay pag umabot na sa sukdulan. Pero itong si Kurta Karasu ay kahit lantaran niya na pinapakita ang kanyang pulang mga mata at palaging naka-activate, hindi siya apektado rito dahil magkaiba nga ang lakas at antas ng mga Kuruta. At ang kanyang first appearance ay yung nakita siya ni Zigzoldyck at lalo itong sumaya dahil nakakita ulit siya ng kakaibang bata. At si Kurta Karasu rin ang nagtanong sa IK-11 chairman kung paano nga doon nila sinusukat ang mga puntos ng mga aplikante at ano ang benepisyo ng may pinakamataas na puntos. At ang kanya namang NEN ability ay kaya niyang gumamit ng iba't ibang elemento at kaya niyang mag-switch o gumamit ng iba't ibang NEN category dahil sa kanyang Emperor Time at Specialist ability. At yung isa nga sa mga nabiktima niya ay yung aplikante na nagantay sa kanya. At dahil nga sa ginawa ng aplikante na yan, maaga siyang namaalam sa mundo. At kung may magtatanong naman, bakit hindi nakasama sa top 10 si Karasu sa mga aplikante na mabilis nakatapos ng unang pagsusulit? Ang kasagutan ko lang dyan, hindi naman ibig sabihin na porket na ikaw ang top number 1, ikaw na ang pinakamalakas. Hindi ganun yun, mga idol. Dahil kahit yung mga hindi nakapasok sa top 10, kaya rin tumapat at makipagsabayan sa mga nakapasok sa top 10. Dahil kung iisipin natin ng maigi, nakasentro sa bilis yung unang pagsusulit at hindi sa lakas nakapokus. Kaya pagdating sa laban, 50-50 pa rin at hindi pa rin natin alam kung sino ang mananalo. Pero syempre, kakaiba talaga ang pinakitang bilis ng top 10. Dahil kahit ang napakabilis na si Zigzoldyck, dinomina nila at hindi nakapasok sa top 10. At sino nga kaya, mga idol, ang makakalaban ni Kurta Karasu sa mga susunod na kabanata? At anti-anti na lang sa part 4, mga idol. Dahil pag-anda ng pag-anda ang serye. At sino-sino nga kaya ang maglalaban-laban sa susunod na kabanata? Magtagpo na kaya ang Batang Kuruta at Batang Freaks? O magkasagupaan na kaya si Kane Freaks at si Zigzoldyck? Talaga naman napakaganda niyan kung magkataon. At isa pa, mga Lodi, marami pa ang hindi pinapakita sa top 10, at sana nga ay isa sa kanila ang makabangga ng Batang Freaks para maging excitement ang susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos, mga idol, sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong niyan para sa ating channel. At kung meron naman kayong teorya at opinion, i-comment niyo na lang yan sa ating comment section para nalaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!